One, two, three, come on! Hello guys, good morning. So ayan po, ngayon ang gagawin naman po nating tutorial is kung paano po tayo gumawa ng another account. Let's for example po, gusto nyo pong burahin yung luma nyong account. So ganito po ang gagawin po natin. So punta lang po kayo dyan. Yan. So ang account nyo po is 509. Ang 509 yan, so kung gusto nyo pong gumawa ng another account, so ang gagawin nyo po, punta po kayo dito sa settings, account settings. Okay po. But and then pupunta po kayo dito sa family and user. So add someone. Yan po. So kailangan po wala kayong internet para hindi po siya mag-update. Patayin niyo po muna yung internet. Para hindi po siya humingi ng email or something na hindi po hassle sa inyo. Para wala nang ibang gagawin. So add account. So gawin nyo lang po user. Let's for example, ang gusto nyo pong ilagay na pangalan is Nena. Ayan, Nena. So inex nyo lang po. Tapos po kasi mayroon po tayong dalawang option. So account type, so mamimili po kayo dyan. Standard user, so ito po yung kumbaga parang pinaka main nyo la, pinaka parang second party. And then meron din standard user administrator. So ang gawin nyo po, kung gusto nyo maging admin, gusto nyo i-delete yung 509 kanina, so gawin nyo po tong administrator, tapos i-okay nyo po. And then close po natin, i-restart po natin para po makita po natin si Nena. Yan. So ito po maganda to kasi parang ni-reformat mo na rin po yung computer mo. Tsaka mas mabilis po siya kaysa yung talagang i-recover niyo po siya. So sign in. Yan. So nag-high na siya. So parang ni-reformat or ni-reset mo na rin yung computer niyo. Mas easy na po siya. Ayan po, kagandahan kay Windows 10. Hindi na po siya gaanong mahirap at hindi na siya gaanong matagal. A few minutes or a few seconds lang. Depende po sa computer nyo. So, ayan po. Tapos na siya. Gagawin nyo na lang. Accept. So, ayan na po. Ang account na po na yan is si Nena na. Ayan o, si Nena na. Okay. Tapos kung gusto nyo burahin yung old control, kung gusto nyo burahin yung old na account, punta lang kayo sa control panel. So makikita nyo dyan, ito sa user account, tapos add remove user account. Gusto nyo burahin to, mabubura nyo na po siya. Ayan po, i-delete nyo lang siya. Tapos magiging sinena na lang yung inyong account. Ayan, napakadali lang po. Parang ni-reformat nyo lang yung computer nyo. Gusto nyo i-delete yan, delete natin. Ayan. Tapos, delete. Delete account. Ayan. Are you sure you want to delete the 5-user account? So ayan, deleted na po siya. So sinena na lang po yung account ninyo. So yung mga alaala nyo po kay 509, so wala na po siya. So mas maganda po siyang mas magandang gawin na to kaysa mag-reset kayo ng computer, mas matagal po. Or mas magkukonsume po kayo ng oras. Ayan. So may bago ka ng account. So yung mga files mo dati kay 509 is wala na kasi dinilit na po natin. So ganun lang po kadali. So hindi na po kayo mahihirapan kung saan pa kayong settings pupunta.
ganun lang po mag-change account or mag-reset ng mas mabilis. So yung mga files niyo po sa 509 is deleted na. Okay po, ganun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ay po, kung may gusto po kayong matutunan about sa computer kung paano po gawin o mga settings, so just comment below po and then tanong lang po kayo at pipilitin po natin kayong sagutin. Once again, this is Arnold, so please like and subscribe po para sa mga another video po na tutorial regarding sa computer. Maraming salamat po. Bye bye.